Sa isasagawang COVID-19 mass vaccination program, aasa muli sa mga binubuong masterlist o listahan na mga babakunahan ang pamahalaan. Ganyan din daw ang ginawa noon sa pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP na nagdulot ng sakit ng ulo dahil sa mga doble-dobling mga pangalan o di kaya'y kulang-kulang na listahan. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Nababahala ang senior citizen na si Jaime Gamboa sa patuloy na banta ng COVID-19. Marami raw kasing namamatay sa COVID-19 na matatanda. Baka magkaroon ng komplikasyon na sa akin. Pero kung talagang kailangan, papabakuna ako. Para makaiwas ng konti sa ano, medyo tumagal-tagal pa buhay ko. And namamatay, puro senior eh. Ang mga senior citizen tulad ni Jaime kasama sa mga prioridad na mabakunahan batay sa inihahandang master list ng gobyerno. Mauna ang mga nagtatrabaho sa frontline health services gaya ng mga kabanino ospital, health center at barangay. Kasunod ang mahihirap na senior citizens, iba pang senior citizens, mahihirap na populasyon at iba pa. Sa paggawa ng master list, kinakalap ng local government ang mga datos na kailangan gaya ng pangalan at address, at kung may comorbidity o sakit tulad ng hypertension o diabetes. Para makapaghanda ka na kung may ganitong sakit ay hindi ka na doon sa bakuna center na mahaba yung pila, dadaling ka ng SGU doon sa para hindi ka maabala kasi nga marami kang sakit. Tatanungin din kung nagka-COVID na ang babakunahan at kailan. Kailangan din meron silang ID gaya ng PhilHealth Card, Senior Citizen ID o QR Code sa online registration ng ilang syudad. Kapag beripikado na ang datos ng probinsya at highly urbanized cities, maaari nila direktang ma-encode online sa pamamagitan ng COVID-19 Electronic Immunization Registry. Kaya malalaman kung ang isang tao ay nabakunahan na kahit nagparehistro sa magkahiwalay na lugar. Pag nabakunahan ka na, markado ka na. Ayon sa DOH, yung hindi masasama sa master list ay maaari pa rin mabakunahan. Kapag listahan ang pinag-uusapan, sumasagi sa isip ang listahan ng gobyerno ng makakatanggap ng social amelioration na nagdulot ng kaguluhan sa ilang lugar. Kaya tinanong namin ng DOH kung paano matitiyak na maayos ang listahan ng babakunahan. Alam namin yung concern kasi baka maulit uli yun. So, hindi perpekto yung sistema, kaya nga maganda na tayo, maaga pa lang. Sa February 15 na ang deadline para sa master list ng workers ng frontline health services. Sa March 31 naman, para sa buong master list ng mga senior citizen, mahirap na populasyon, uniformed personnel, frontline workers, at social population. Sa June 30 ang deadline ng master list ng natitira pang populasyon na babakunahan. Ang ilang syudad sa NCR, naglunsad na ng online registration para sa bakuna, gaya ng Quezon City. Quezon City has the QCID system. As long as you register there, you are more or less one step ahead in terms of being vaccinated as long as you identify yourself to be at a certain or be part of a certain priority sector. Si Nurse Evangeline Castañeda, magkahalo raw ang nararamdaman na kasama siya sa grupong unang mababakunahan. Kinakabahan, siyempre dahil nga una kaming salang. Pero in general, thankful po talaga. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.